Yo, what's up mga bigan? This is GM Fernandez and welcome to my channel. Ngayong araw, subukan natin mag-drawing ng ulo ng dragon. Ng ulo pala ng tao. Nandito ko sa siga kasi subukan natin yung drawing ng ulo ng tao gamit yung REILLY Method. Ngayon ko lang yung natutunan, pero subukan natin yung maayos. Subukan natin. Mas maganda siguro ako sasabihin nyo ako. Umuha rin kayo ng lapis at papel para habang ginagawa ko, masundan nyo ako. Okay ba yan? Panintay nyo. Mag-ugas muna ako. Tapos buhos ako itong dragon. Tapos simulan na tayo. Okay ba? Okay! Right. So yun mga bigan, makaready na ba yung mga lapis at papel nyo? Ang unang step natin ay gumawa ng malaking bilog. Yan. So yan, pattern yan. Gumawa kayo ng horizontal and vertical line sa gitna. Ito yung pinakang center ng mukha natin. Inama ko na lang. Ayan. Tapos nun, slice mo yung tabi. Mag-drawing ng ayan yung pinakang magiging pinakang gilid ng mukha natin. Tapos drawing ng square sa loob ng circle. Ayan. Tapos nun, ito magiging curl line natin. Tapos ito naman ang brow line, pinakang brow line. Ito naman ang bottom of the nose. At dito naman yung baba. 2, 3, pinakang bottom of the chin. Ayan. Nakasunod ba kayo? Pagkatapos nun, simula dito sa may brow line, mag-drawing ka, ikorte mo yung pinakang korte ng mukha. Yung pinakang panga, papunta dun sa baba. Meron din sa kabila. Tapos nun, itong square na, itong linya na to, itong part na to, i-divide mo to sa tatlo. Ayan. Sa tatlo. Ito ang magiging line ng mata natin. Ayan. Ito ang location ng mata. Yung mata natin, kung gaano kalawak to, ganun din yung distance nito. Yan, tatandaan nyo palagi. Para niwan. Kung gaano to kalapat, ganun din to. Yung spacing nito, ganun din. Sorry. Yan, tapos ito din, ganun. Tapos, kunin mo na ngayon yung pinakang width ng nose, yung pinakang lapad ng ilong. Pwedeng dyan or lampas ng konti. Depende, karamihan sa Pinoy medyo malapad-lapad ng konti. Paano masabi? Yan. Bigaya ko. Tapos simula rito sa bottom of the nose, ito yung pinakang ball of the nose. Diba? Diba? Ito naman yung wing of the nose kung tawagin nila. Drawing mo na, ayan, drawing mo na ngayon yung ng korte ng ilong. Diba? Dito nakalagay yung butas ng ilong. Diba? After nun, simula rito sa may brow line, magagawa ka ng simula rito sa may
brow line hanggang dito sa may wing of the no- sa may side ng wing of ball of the nose, magdrawing ka ng arch pa ganito. Ayan. Ayan. Pwede mo. Ito siya. Ayan. At simula rito, i-drawing mo na yung pinakang tabi ng ilong. Yan. Pagkatapos mong gawin yan, edi meron ka ng, ayun, drawing mo na yung ilong, di ba? Simula rito sa guhit na ito kanina, divide mo ito sa 3. Di ba? Kasi ito naman, i-divide mo rin ito sa 3. Ito, yan, yan. Divide mo sa 3. Tas itong pinakang guhit mo sa baba tsaka ito, gumawa ka ng small circle, parang basically circle lang dyan yung nakalocate yung ano, yung maliit na muscle natin sa ganito sa tabi ng ilong, diba? Tapos sa may ilalim, mag-drawing ka naman ng bilog, maliit na bilog, yung pinakang sa may pinakang chin, pinakang baba natin. Nakasunod ba kayo? Nakasunod ba kayo? Ayan. Tapos pagdating dito, i-drawing mo na yung kung hanggang saan yung lips. Hanggang na ng lip mo. Kanyari yan. Oh. Diba? Ito na yung magiging pinakailalim ng lip mo. Tapos, sa ibabaw, yung top lip. Ito yung bottom of the lip mo. Yan. Tapos dito, meron tayong maliit na parang dimple. Yan. Diba? Ginawa natin para medyo makita nyo yung yan, diba? Ito, itong bilog na to, diliman na natin ito konti. After natin gawin yan, ito medyo mahirap-hirap to, pero para sa akin kasi importante to. Simula rito sa tabi ng lips natin, sa pinakatabi ng labi, yun yung pinakang ano, yung pag tumatawa ka, alam mo yun yung lumalabas, yung guhit na to, diba? Tapos, idiretso mo to papunta dito sa ibabaw ng brow line, sa pinakang dulo. Yan ang location ng tenga ng tao. Tapos karaniwan sa tao, sa may tapat ng ilong, yung pinakang bottom ear. Yan, pinakang ilalim ng tenga. Siyempre, gawin mo rin sa kabila. Yan, nakuha ba? Nakuha nyo ba? Nakasunod ba kayo? Yan, hindi, no. Katapos nun, ito sa may side ng panga natin, magdodrawing kayo ng mark po ganyan hanggang dito sa may ano, pinakang dulo ng mata natin, sa loob ng mata. Yan, yan, magdodrawing kayo ng mark po ganyan. Yan sa kabila, ganun din siyempre. Yan yung pag tumatawa tayo, nandiyan yung dimple, diba? Tapos simula rito sa may sa ibabaw ng dulo ng brow line, doon kayo mapunta. Yan yung pinaka tabi ng pisngi natin. Diba? Tapos yung gawin yan sa may outside naman ng ano nyo, ng mata nyo, mag-drawing kayo ng pababang linya. Eh yung
tinatawag na temple of the head. O yung flat na parte ng ulo ng tao natin. Pagkatapos nun, edi dodrawing na natin yung mata. Sa dulo na to, magdodrawing ka ng arc papunta dun sa kabila. Nakuha niyo ba? Yan. Tapos, sa loob, magdrawing kayo ng linya pataas. So, ayun yung mata. Naka ba? Pagkatapos nun, eto, tuloy mo pala itong linya na to. Kasi yan mag-intersect ito, itong part na to, dyan yung pinakamataas na parte ng kilay ng tao natin. Yan, diba? Pag yung kilay natin, yan yung pinakamang top. Tapos nun, simula rito, mag-drawing ka ng dilog. Yan yung pinakang noon natin, di ba? At pagkatapos nun, simula dito, drawing ka rin ng arc papunta sa kabila. Ito ay hindi naman pinapakita kasi dito sa REILLY Method, makatulong ito para makuha mo yung tamang shape ng mukha saka yung mga ano nito proportion, diba? Tapos dito i-shape na to. Ayan. 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 So ayan na, nakadrawing na tayo ng ulo ng tao. Ngayon kunyari, nandito lang gagaling yung ilaw. Diba? Pag yan ang galing yung ilaw, syempre madilim na tong part na to. Ito maliwanag to. Ito madilim to. Diba? Ito madilim to. Kaya to, madilim na to. Ito madilim to. Siyempre, ito mas mabigyan. Diba? Ayan, diba? Ito mabigyan ito. Ito madilim ito. Yan. Masunod ba yan? Masunod ba yan mga bigan? Ito madilim ito. Yan. Yan. So, hindi ang dahong madilim. So, ang tamang green. So, siyempre, liwanag yan. Ayan, diba? So, yan. So, ang tamang green. Ayun, at yun niya. Dito na nagtatapos ang simpleng tutorial na to. Maraming salamat sa pagantabay panonood.
yung may natutunan kayo sa video na to at nagustuhan nyo, kung pwede sana ipaki-like at syempre paki-share nyo na rin para baka makatulong din sa mga ibang katulad ko na baguhan pa lang din sa larangan nito. Huwag yung kalimutan mag-subscribe sa channel ko, GM Fernandez. Maraming salamat sa inyo sa ulitin. Mga bigan, thank you.